Simula noong Hulyo, unti-unti nang dumarami ang mga nauospital dahil sa COVID ayon sa mga opisyal ng ilang ospital. Sa ngayon, moderate hanggang critical na ang antas ng mga okupadong kama sa ilang pampubliko at pribadong ospital sa Metro Manila. Overall po for the ICU po, ang ating utilization rate po for NCR in the government hospital po is 55.7%. For the COVID ward beds, it's around 50 to 55% occupancy. For isolation bed, it's around 45 to 50%. For the private hospitals naman po, for the ICU beds, medyo mataas na tayo, nasa moderate risk na po tayo. It's around 65 to 70%. Okay. And then for the COVID ward beds, it's at 45, same as with the government hospitals, 45 to 50%. And then for the isolation beds, medyo mataas na rin, almost moderate risk na din po tayo at 58%. Ngayon, yung COVID utilization rate namin naglalaro between 75 to 80%. Yung ICU utilization rate namin 2 to 3 weeks ago nasa between 50 to 60%. Pero ngayon, nasa 90% na kami sa ICU beds. Pero sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City, halos puno na ang 110 COVID beds nito. As of this morning, our occupancy rate for COVID-related beds or admission is around 90% already. And for the critical units, around 90%. Nababahala na rin ang St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Sa kabila nito, umaasa silang makakatulong ang pagpapatupad ng ECQ na mapigil ang pagkalat ng COVID cases. We have a total of 35 ICU beds in the St. Luke system. And out of 35, we have now 27. Occupied by COVID ICU patients. These are severe and critical. Hopefully, we can stop this steady increase and a decrease instead of an increase in the following weeks. Sa Philippine General Hospital at San Lazaro Hospital sa Maynila, bagamat marami pang bakanting COVID beds, mabilis din itong napupuno ng mga pasyente bawat araw. Ang maganda lang, hindi ito tulad noong surge ng Marso at Abril. Tumataas, minomonitor namin, maraming mga severe critical, no? So isa yan sa mga tinitingnan din namin ngayon. Meron pa pong espasyo para sa mga ibang kailangang i-admit. Ang challenge lang po ay yung kung severe or critical at kailangan ng ICU setup. Sa Tala Hospital sa Caloocan, nilino naman ni Dr. Alfonso Famaran na malayo pa sila sa COVID surge. Doon nga tayo nagkakaiba ng definition, no? Bale, ang medical surge kasi, ang definition namin doon, kung yung institution o yung hospital, kinakaya yung dami ng pasyenteng pumupunta sa kanya, walang surge yun. Kung isang institution, hindi niya kaya yung dami ng pasyenteng pumupunta sa kanya at ina-admit niya, may surge yun. Tiniyak ng One Hospital Command Center na tutulungan nilang makahanap ng ospital ang mga emergency cases sa COVID-19. Johnson Manabat, ABS-CBN News.